Welcome back to my channel, guys. So tara, gawa tayo ng kinamatisang pampano. So ito yung kinalabasan ng niluto natin. So papakita ko sa inyo kung paano natin siya niluto. Okay, guys. Yun. Yum! So yun, guys, welcome back to my channel again. So samahan nyo magluto ng pampano. Kakamatisan lang natin siya. So kinamatisang pampano. Yan. Ito lang yung mga ingredients natin, guys. Pero tayo dito, sibuyas, kamatis, and ito lang ang gulay natin. Wala na tayo. Limited yung ingredients natin ngayon. So simple lang to. Tapos syempre ang mahiwagang asin. Alright, so simulan natin. And kung hindi pa kayo naka-subscribe, guys, please like, share, and subscribe. Thank you, guys. So, pinainit ko na to. Nalagay na ako ng mantika. So, konti lang to, guys. Panggisa natin. Tapos, syempre, lagay na natin yung ating unahin natin yung bawang natin, guys. Pwede na rin natin isama yung ating sibuyas. Kinamay, you know? Yun lang. Hininahan ko lang yung apoy para hindi masunog yung sibuyas natin. Kasi hindi naman siya pang adobo. So ano lang to, yung pinakamadaling luto na lang. Ang mahal ng gulay ngayon dito sa Amerika, guys. Mas mura pa yung yung isda kesa sa gulay. Imagine mo yan. So yung isda, para siyang nasa $2.99 a pound. Etong mga sibuyas naman, tapos yung tamatis, $1.99 a pound. So, may nagbigay sa akin ng tip kanina sa trabaho. Kasi nakita nila na nagluluto nga ako. Pinanood nila yung iba. Tapos, nakita nilang marami akong ginagamit na kamatis. Sabi nila, ba't hindi daw ako bumili pag mura siya, tapos ilalagay ko sa freezer. Which is good nga naman, di ba? Yan. So, ilalagay mo sa freezer. Kasi minsan nagsisale din naman yung kamatis kung mga talagang 99 cents yata. Parang gano'n, 99 cents a pound. Pero ngayon, nasa parang, yun nga, 199. So imagine mo yun, guys, kalating kilo ng kamatis. Bali, $2. Lampas 100. Kalahating kilo. Kaya minsan naiisip mo rin na parang okay na umuwi ng Pilipinas. Anyway, guys, kwento lang tayo, ah. So yun, nag-isa ko na siya ng konti. Pwede na natin i-add yung ating kamatis. Pwede na natin laksan ng konti yung apoy din. Kamatis. Tapos pwede na rin natin i-add yung ating isda. Nagpainit na pala ako, guys, ng tubig. Ito yung isda natin. Yun. Nagpainit na rin ako ng tubig, guys. Para madali na. Sasama ko na rin yung gulay para kasi ito, pag kumulo na yan, pwede na, di ba? Yan. Sama na natin ang gulay natin. Masarap ng gulay na to, guys. Kahit sa manok, ginagamit ko yan. Binawad ko to sa tubig, tapos ilang beses ko siyang hinugasan. Para sure na malinis. Yan, ganyan lang siya, guys. Pag sasamasamahin natin ng ganyan. Tapos, hintayin na lang natin kumulo yan. Diba? Ganyan lang. Tapos, ito yung pinainit kong tubig, guys.
Yan. Para sandali lang talaga, pulo na siya. Diba? So, tapos takpan na lang yan, konting takip lang. Konting asin. O, di ulam na. Ulam na agad. Yan. Hindi ko nagagamitan ito ng mga pampaasin, guys. Ko, ano na lang, asin na lang. Napakadali lang yan. Siguro mga less than 20 minutes, luto na yan eh. Dahil sa wala naman tayo ibang ingredients, yan pwede tayo maglagay na asin. Yun. Hintayin na lang natin kumulo. So, takpan na. Tapos balikan na lang natin. Ayan guys, so kumukulo na siya, no? So, ang ginagawa ko lang naman, tinatanggal ko yung mga balat ng kamatis. Para... kasi hindi naman natutunaw yan. So, tanggalin natin yan. Yan guys. So, yun, kumulo na siya. Tapos, hinihintay ko na lang na maluto yung mga gulay. And syempre, yung isda natin, nasa ilalim. So, tanggalin natin yung balat ng kamatis para mas masarap ang juice ng kamatis. Luto na rin yung isda natin, guys. So yun, okay na yan. So yun guys, if you like this video, please like, share, and subscribe. So bali, niluto lang natin siya in less than 30 minutes. So ito na guys, yung kinalabasan ng ating niluto.